Matapos ang trahedyang sinapit sa ginawang invasion ni Napoleon sa Russia, kalahating milyon ng mga sundalo niya ang nawala at humina ng husto ang kanilang pwersa. Ito na raw ang simula ng katapusan at ang mga kalaban niyang bansa ay nakita ito bilang isang pagkakataon para umatake at agad binuo ang panibagong koalisyon. Ang Prussia ay agad umanib dito habang ang Austria naman ay nanatili neutral. Ang Sweden na pinamumunuan na ngayon ng dating Marshal ni Napoleon na si Bernadotte ay sumali din sa koalisyon laban sa kanya. At ang Britanya ay mas pinalakas pa ang suportang pinansyal sa mga bansang ito. Hindi naman ito inatrasan ni Emperor Napoleon at agad nag-recruit ng mga bagong sundalo na karamihan ay mga teenager pa. Sa pamumuno niya, ang mga baguhan at mga batang sundalo ay tinalo ang Russia at Prussia, ngunit dahil sa kakulangan sa mga kabayo at cavalry force ay nakakatras ang mga ito at hindi matalo ng tuluyan ni Napoleon. Bagamat nananalo ang mga French, mas marami sa mga puwersa nila ang nalalagas sa bawat labanan kontra sa Allied force. Noong June 2, kahit marami na ang nalaga sa puwersa ni Napoleon at tila malapit na niyang matalo ng tuluyan ng mga kalaban nila, ang Austria ay namagitan at iminungkahi na magkaroon ng ceasefire. Sinang-ayunan naman ito ni Napoleon dahil sa paghinto pansamantala ng digmaan ay magkakaroon siya ng karagdagang panahon para palakasin pa ang cavalry force niya. Ang foreign minister ng Austria na si Metternich ay nag-alok kay Napoleon ng kapayapaan at maaari siyang manatili bilang emperor ng France, ngunit kailangan niyang bitawan ang mga teritoryong nasakop niya. At kung hindi siya sasang-ayon sa mga kasunduang ito, ang Austria ay nangako na sasali sila sa coalition force laban sa kanya. Hindi na gusto ni Napoleon ang inalok sa kanya at sa galit niya ay naibalibag niya ang kanyang sombrero sa sahig. Mas pinili niyang makipagdigma kaysa isuko ang mga teritoryong nasakop na niya. Noong August 12, 1813, kahit panagimbiyanan niya na si Francis I ng Austria, umanib pa rin ang mga ito sa coalition at nagdeklara ng digmaan sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang coalition force ay may bagong estratehiya. Dahil si Napoleon ay isang henyo sa digmaan, naisip nilang iwasan ang direktang pakikipaglaban sa kanya at sa halip ay isa-isa nilang patutumbahin ang mga marshal at corps nito hanggang sa humina na ang pwersa at madali na matatalo. Ang estratehiyang ito ay sobrang naging epektibo at ang Allied force ay sunod-sunod na naging tagumpay laban sa pwersa ng mga French. Si Napoleon ay tinipon ng kanyang mga sundalo sa Leipzig at sinugal na ang lahat para sa isang malaking labanan na magpapasya sa kahihinatnan ng kanyang imperyo. Noong October 16, naganap ang labanan sa bayan ng Leipzig ng bansang Saxony. Ang pwersa ng mga French na may 185,000 ay nakaharap ang pwersa ng bansang Russia, Sweden, Prussia at Austria na may 320,000. Ang labanang ito ay nagtagal ng 3 araw at bagamat nagagawang tapatan nila Napoleon ng malaking pwersa ng mga kalaban, hindi nila nagawang manalo. Dahil habang tumatagal ang labanan ay paunti ng paunti ang kanilang mga bala at pahina ng pahina ang kanilang pwersa. Samantalang ang kanilang mga kalaban ay patuloy lang ang dating ng mga reinforcements at mga supply. Noong 4th ng umaga ay napagdesisyonan ni Napoleon na isuko na ang laban at sila ay nagmarsya pabalik ng France bilang mga talunan. Sa pagkatalong iyon ng mga French, isa-isang nawala o kumampi sa coalition ang mga dati nilang mga kalyado. Ang kanilang pwersa ay natalo na rin sa Spain. Ang marshal niyang si Murat na ginawa niyang hari ng Naples ay bumaliktad na rin at kumampi sa kalaban niya. Ayon sa kanya, noong nakaraang taon lang ang buong Europe ay nagmamarcha kasama nila, pero ngayon ang buong Europe daw ay nagmamarcha na laban sa kanila. Noong Nobyembre ay muling inalok si Napoleon ng kapayapaan basta papayag siyang isuko pa ang mga teritoryo at ang bansang France ay babalik sa original nitong hangganan. Ngunit kahit na nasa bingit na ng pagkatalo ay hindi pa rin tinanggap ni Napoleon ang inaalok sa kanya at ang digmaan ay nagpatuloy. Noong January 1814, nabalitaan ni Napoleon na nakapasok na ang coalition forces sa bansang France. Bago harapin ang mga kalaban ay nagpaalam na siya sa kanyang mag-ina at nangako sa kanyang anak na tatalunin nito ang lolo niyang si Francis I ng Austria. Ang araw na iyon na ang huling pagsasama nilang mag-anak dahil hindi na silang muling makikita ni Napoleon. Ang natitira niyang pwersa ay nasa 70,000 na lamang at karamihan pa sa mga ito ay mga bagito na hindi man lang marunong gumamit ng baril. Ngunit dahil maunti lang ang mga ito ay mas madali niya silang matututukan at magagabayan sa labanan. Si Napoleon ay muling ipinamalas ang kanyang pagkahenyo sa digmaan
nang harapin nito ang pwersang pinamumunuan ng Prussian General na si Blücher. Kahit na halos doble ang pwersa nito sa kanya, ay nagawa niya itong talunin ng 4 na beses at ang mas kahanga-hanga pa doon ay nagawa niya ito ng may kakaunti lamang na pagkalaga sa kanyang mga sundalo. Sa kabila ng kakaunting pwersa ay patuloy niyang pinamumunuan ng pakikipaglaban sa Allied forces, ngunit sa ilang taong kaguluhan at puro digmaan, ang mga French ay tila napagod na at gusto na ng kapayapaan. Di tulad ng nangyari sa Espanya at Russia, ang mga tao sa France ay tila bukas palad na tinanggap ang mga kalaban at walang pagpalag na ginawa. Si Talleyrand na isang politiko sa France ay nagpadala ng mensahe sa Allied force at hinikayat ang mga ito na kubkubin na ang Paris dahil ang mga tao ay ayaw na kay Napoleon at gusto na nilang matigil ang digmaan. At noong March 31, 1814, napasok na nga ng Allied forces ang Paris at ang mga hari ng mga kalabang bansa ay sinalubong ng mga tao bilang tagapagdala ng kapayapaan. Si Napoleon ay hindi pa rin sumusuko at gusto pang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit ang mga marshal niya ay tinanggap na ang pagkatalo at pinayuhan siyang magbitim na sa pagiging emperor para sa kapakanan ng kanilang bansa. Noong April 11, 1814, wala na siyang nagawa at pinirma na ang kasunduan at nagbitim na bilang emperor ng France. Masamang-masama ang loob niya at noong gabing iyon ay tinangkanan niyang magpatiwakal. Inilabas na niya ang tinatago niyang lason at ininom, ngunit dahil sa kalumaan ay hindi na ito naging epektibo. Si Marie Louise ay sumulat sa kanya at sinabing pinagbabawalan siya ng kanyang ama na makipagkita sa kanya. Noong April 20 sa Fontainebleau, hinarap niya ang kanyang mga sundalo sa huling pagkakataon at nagpaalam na. Si Napoleon ay ipinadala sa maliit na isla ng Elba at ginawang emperor nito na tila isang pangungutya. Doon ay pinalipas niya ang mga araw at buwan at namuhay ng payapa. Nabalitaan niyang pumanaw na ang una niyang asawa na si Josephine at ito ay kinalungkot niya ng husto. Sa France ay ibinalik ang monarkiya ng Allied force at iniluklok ang kapatid ng dating hari na si Louis XVIII. Lumipas ang ilang buwan at ang ekonomiya ng bansang France ay bumagsak at tila daw bumabalik sa dating bulok na sistema, kaya ang mga tao ay ninanais na siya ay magbalik. Sinamantala niya ang pagkakataon at sa tulong ng mga taga-suporta ay nakabalik siya ng bansang France. Nung nasa bansa na siya, ang hari ay nagpadala ng mga sundalo para siya ay arestuhin. Ngunit imbis na arestuhin ay nag-iyakan ng mga ito at nagbunyi sa kanyang pagbabalik. Nabalitaan ng mga kalabang bansa ang kanyang pagbabalik at agad bumuo ng panibagong koalisyon. Bago pa magdatingan ang buong pwersa ng mga kalaban, binalak ni Napoleon na harapin agad ang mga Briton at mga Prussian na nasa malapit lang. Dahil naisip niya na kung sakaling matalo niya agad ang mga ito, ay mapipilitang makipagnegosasyon na lang ang iba pang mga kalabang bansa sa kanya. Ang pwersa ng mga Briton at mga Prussians kapag nagsama ay masyadong malakas para sa kanila, kaya nais siyang hadlangan na magtagpo ang mga ito at talunin ng salitan. Muntik nang matalo ni Napoleon ang 2 pwersa na ito, ngunit sa maraming dahilan, nagawang magsanib ng 2 pwersa sa Waterloo at ang mga French ay napaatras sa labanan. Sa pagkatalong ito, ang pagbabalik sa kapangyarihan ni Napoleon ay tuluyang natapos. Siya ay pinatapong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay sa napakalayong isla na ng St. Helena. Sa Elba, kahit papaano ay emperor siya. Ngunit dito, siya ay isang bilanggo at binabantayan ng nasa 2,000 mga Briton at may 2 barko na walang tigil na umiikot sa buong isla. Alam ni Napoleon na hindi na siya makakaalis sa islang ito at sa tingin niya ay dito na niya gugugulin ang mga natitira pa niyang mga oras.